bestseller here? On page 3, sir. Kasama ka pa sa coding ordering dito? Sir? Biro lang. Nakilala ko siya sa isang restaurant na kung saan ako nagtatrabaho. Kasi malapit yung opisina nila doon. Working student ako noon. Pag nagtitip siya, syempre restaurant, nagbibigay siya sa akin ng tip na more than siguro na dapat na ma-receive ng isang nagsaserve yun. Naghahanap buhay nga yung mga magulang ko, pero nakikita ko naglalaro sila, nagsusugal sila. Kanina pa ba nagsusugal sila, tatay? As usual. Pambihira. Oh, ba't kasing kapal na makeup mo yung mukha mo? Siyempre, may date kami ni Manuel mamaya. Ay, yung manliligaw mo. Lorna, naisip ko lang, hindi kaya siya masyadong mayaman para sa'yo? Exactly, ate. Sa buhay ngayon, dapat marunong kang dumiskarte. Gamitin ang ganda. Magaganda yung mga kapatid ko. Nakita ko sila na parang security lagi din yung hanap nila when it comes to looking for their man. Lagi niya akong pinupuntahan doon, binibisita. Hi, sir! Doon na nag-start yung relationship namin. Pwede bang ihatid na kita mamaya? Gamitin ang ganda. Sige, sir. Galing kami sa isang pamilya na mahirap. Yung hinahanap ko talaga sa isang lalaki, yung parang magkakaroon ako ng security. Akala ko, yun ang makakapagbigay ng magandang kinabukasan sa akin. Nay, saan ka galing? Ba't ang dami mong dala? Katito mo. Oh, ito. Mga bigay na. Nay, bakit ka malungkot? Paano ba naman? Dami nilang sinasabi tungkol sa atin. Gusto kong makapagtapos ang pag-aaral noon kasi gusto kong ipakita sa relative namin na darating yung din yung time na aasenso yung buhay namin. Naawa ako sa sitwasyon namin noon. So parang gagawin ko yung lahat-lahat para hindi maging ganun yung buhay namin. Akala ko, yung lalaki ang makapagbibigay ng security sa akin. Parang masaya ako, parang yun ang alam ko, masaya ako. Doon ko nakita yung seguridad ng buhay ko. Saan ba gusto mong pumunta? Una. Ikaw, bahala. Sige, sige. Ano to? Babe, alam mo, I'm actually married. Married ka na? Married siya, pero maganda naman yung pakita niya sa akin everything. Hindi ko alam na mahuhulog pala yung kalooban ko sa kanya. Babe, ano kaya kung tumigil ka na sa pagtatrabaho mo? Siya yung sumuporta nun sa studies ko. Baka nakakalimutan mo, I'm running a strong business in automobile. Okay? Pag nakasakay ako sa sasakyan, nakahiga lang ako para walang makakita sa amin. Dahil nga yung isang arrangement na sinabi ko na magkaroon kami ng relationship na hindi pwedeng masira yung pamilya niya. Asan na yung Tom? Anong Tom? Wala na! Nakita ko, parang wala rin peace yung sa bahay namin. Yun yung time na nag-decide akong sumama sa lalaki tapos may seguridad pa ako. Mula ngayon, babe. Dito ka na. Wala ka ng problemahin sa renta. Kompleto na yung mga gamit. Love you. Love you too.
Hello? Hello? Randy? Alam mo ba kung saan napunta si George ngayon? Hindi ko rin alam eh. Wala pa kasi siya sa bahay eh. Napapadalas ang pag-uwi niya ng late. Sorry ah, I can't answer you. Ah, ganun ba? Sige, di bali. Okay. Thank you. Manong, ihinto mo nga ang sasakyan. Nakita nung wife niya yung sasakyan dun sa mismo tapat ng apartment. Natin. Binigay mo ba? Malay ko. Ito ang ibigay. Paano yan? Katok na katok lang yung wife niya. Pero hindi naman nag-iskandalo. Pero kumakatok lang siya. Hi, Ma. Saan ka galing? Sa Quezon City. Sa kliyente ko. Kliyente? Inumaga ka ng uwi. Sino bang kliyenteng yan? Si Mr. Chua. So si Mr. Chua nakatira sa tahanan village? Ano bang sinasabi mo? Eh, taga Marikina si Mr. Chua. Doon kami nakita. What are you trying to say? Sa Marikina? Eh, yung kotse mo nakita ko sa tahanan village. Ano? Eh, iniwan ko yung sasakyan ko sa office. Nakita kami ni Mr. Chua. Eh, nagyaya siya ng inuman dahil successful yung na-organize niyang car show. Kaya inumagan na kami, kaya hindi ko na nabalikan yung sasakyan. Pambihira. May iba palang gumagamit ng sasakyan ko. Malalagot sila sa akin. Inaantok na ako. Actually, siguro alam na rin ng wife niya. Ako mismo nagsasabi sa kanya kailangan umuwi siya sa pamilya niya. Talagang wala kang kapayapaan, wala kang katahimikan. Ano man yung itinatago mo sa dilim, kaya mo itinatago sa dilim kasi hindi tama. Kaya paano ka magiging masaya dun sa bagay na yun? Ano ba? May problema ba? Buntis na naman ako. Pwede. Kaya ko naman buhayin yung bata. Pero hindi pwede. Mali ito eh. May pamilya ka. O edi, palaglag mo na lang ulit. Parang nagkaroon ako ng takot. Na parang pagka nagkaroon ako ng anak sa kanya, parang hindi na ako makakaalis dun sa sitwasyon kong yun na maling ginagawa ko. Marissa! Marissa! Marissa, saan ka pupunta? Nasasaktan ako. Bitiwan mo ako. Mahal kita, Marissa. George, kahit anong gawin ko, hindi na tayo pwede magpakasal. Nasasaktan ako. Pero mahal na mahal kita, Marissa. Hindi ko kayang mawala ka. Ang sabi ko sa kanya, sige, magkakaroon tayo ng relationship, pero hindi mo iiwan yung pamilya mo. Inilagay ko yung sarili ko sa isang dapat kalagyan ko. George, may sabihin ako sa'yo. Problema ba? Buntis ako. Na naman? Paulit-ulit na nangyayari yon. Tapos tingin ko, mali yung ginagawa ko. Sabi ko, talagang bubuhayin ko na lang. Nung nagkaroon ako ng anak, iniisip ko kung ano yung magiging future ng anak ko.
yung ama hindi na piniprepare yung future. Nag-isip na ako na ito na yung time para tapusin ko yung relationship. Oh, Marissa. Buti na lang nakikita tayo ulit. Kumusta na? Si George. Pwede ba tayo mag-usap ngayon? Yun yung time na nakilala ko yung isang pastora. Pumunta sa bahay ko, minentor ako, pinagpe-pray niya ako. That is the time na talagang nag-decide na ako na tapusin yung relationship ko. George, tama na. Alis naman ako. George, tama na sabi. Bakit ba? Itigil na natin to. Ano itigil? What's wrong? Hindi na kayang lunukin ang konsensya ko yung pinagagawa natin. Pero binibigay ko naman lahat ng pangangailangan mo. Alam ko mali. Sabi ko sa kanya gusto ko nang magbago, gusto ko nang tapusin yung relationship. Wala na siyang ano, wala na siyang nagawa nung sinabi ko sa kanya yun. Dumarating yun, yung tinatawag natin conviction, na mali yata itong ginagawa ko. Yun ang dahilan ko bakit nag-change yung isip ko for that relationship. Gusto ko na po ng kapayapaan. Tulungan niyo po ako, Pastora. Si Jesus ang tanging daan. Sa kanya ka kumapit. Sa kanya ka magdasal. Mahal ka ni Jesus. Hindi ka pababayaan. Anong gagawin ko, Pastora? Ito, basahin mo to. Nakakita ako ng kapayapaan sa Diyos. Sa isang iglap, when you receive Jesus Christ talaga at lumalim ka sa relasyon, nakikita mo talaga yung nagbibigay ng liwanag sa'yo. Merong peace in my heart. Mula nang makipaghiwalay si Marissa sa kanyang nobyo, nakapagsimula na siya ng maliit na negosyo mula sa sarili niyang pawis at bulsa. Kasi nung maghiwalay na kami, may business na ako doon. Maganda na yung business. Hindi na ako nangihingi sa kanya. Nakakastand na ako eh. Bumagsak yung business nila. Marissa, patawarin mo ko. Sana mapatawad mo ko. Pinagsisisihan ko na yung mga ginawa ko. Habang lumalalim ako sa Panginoon noon, nabaligtad ang sitwasyon. Ako ang tumutulong sa pamilya. Nandito ko para tumulong. Napalaking mag-isa ni Marissa ang kanyang anak, habang nanatili silang magkaibigan ni George pati ng asawa nito. Nagbigay sa akin ng kaliwanagan yung pagmamahal ng Diyos at pagbibigay ng kapayapaan para sa atin. Lumago ang kanyang negosyong ready-to-wear shop at nakabili ng mga lupain. Ang walang kapantay na pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit pinili ni Marissa na maglingkod sa Panginoon. Noong February 2014, ikinasal naman siya sa isang pastor.